Inshallah, pakilala muna tayo. Para, magkakilala na ba kayo lahat? Hindi ako maniwala, hindi ako makukonvince. Pakilala ka muna. Para. Sige, tingin lang sa camera tapos pakilala. Taga saan sa Pinas? Sa Zamboanga City ako. Okay, pangalan? Alvin Sauti Burong. Okay, gano'ng katagal dito sa Saudi? More than 3 years na. 3 years and 2 months. Alan Flores, taga Marikina. Ako si JB Alcantara ng Pambato ng Batangas. Talaga nagpa-shoutout po. Baka hanapin ka, wala akong kasalanan dyan. Ako po si G, sa ano po ako, sa Mindanao, sa Dipolog City. Magto 2 years pa lang dito sa Saudi. Tagal na rin akong nag-subscribe ito kayo, Stan. Wala akong giveaway, wala akong giveaway. Ako po si Gian Carlo R. Dominguez from Victoria, Laguna, Philippines. Okay. 7 months na nag-work dito. Rizal Tisanga lang from Pampanga, 6 months pa lang. Mac Shorin Osing, Mindanao, in Lana del Norte, tapos 3 years and 5 months dito Saudi. Jamil Lokman, taga Mindanao, born Muslim, more than 1 year na dito sa Saudi Arabia. Ako pala si Idmar Paraiso, taga Davao. Sino dito ang Muslim nga ulit? Pakitas ang paa. Hindi, kamay lang, kamay. Kamay, 1, 2, 3. Okay, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Abad, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, Panginoon na buong salibutan. At ang kayo pagpapala ay sa mating huling propeta at sa kanyang pamilya at sino man sumunod sa kanya. So, ay magpakilala ulit ako, no? Para malugi. Pag hindi pa ako kilala, ibig sabihin hindi kayo nakasubscribe, kagaya niya. Hindi pa kayo nakafollow. So, si Ibrahim Casey ulit, tatay ko ay isang Arabo na taga Palestine. At nanay ko ay isang Pilipina. Ang origin niya ay taga Zamboanga yung lola ko. Chabacana, salita yung Spanish, Castilla. Zamboanga? Okay. So, hindi ako mag-Spanish. Poco Espanyol. So, pero lumaki na kasi sa Maynila. Doon na pinanganak yung nanay ko. Tapos nag-migrate pa sa Pangasinan. Tabi kami ng dagat sa San Fabian. So, doon na kami lumaki. Doon na din ako lumaki at natuto Ilocano. Kaso paglipat ng another town sa Dagupan ay ano na, Pangasinense. Okay. Pangasinense, hindi Pangalato ka. Kasi pangasar daw sa amin yun eh, may katok daw. So, Pangasinense ang tamang term. So, magkalayo talaga yung Ilocano at Pangasinense. So, nag-work na rin dito ng 7 years na halos sa Saudi. 2016 ako dumating. Dati work ko sa isang company, tapos nailipat agad sa yung sa office ng center para magbigay ng konting information sa mga kababayan natin, translation, ganun, English, Tagalog. Kaya bakit kaya tayo natipon dito, no? Kasi bilang pa natin Pilipino na so, i-check natin yung mga kababayan natin kung sila ba may mga problema siguro sa kapoy ng Arabo or mga may mga misconception sila. Ako kasi bakit ako nag-start mag-YouTube o mag-video? Dahil nga sa Pangasinan, bihira lang makakita ng mga Muslims. Doon lang sa isang city, sa center, sa downtown. Pero pag sinabi kasing Muslim, yung mga sa amin, yung mga tao sa amin, mga non-Muslim, ang alam nila ay taga Mindanao lang. Minsan din ako tinatanong nila, paano ka naging Muslim? Di ka naman taga Mindanao. Ang dami lang mga misconception. Minsan pa tinatanong ako, bakit kaya hindi kumakain ng baboy? Diyos nyo ba yun? Sinadasalan nyo? Ang dami lang mga mali patungkol sa Islam. Tapos sinamahan pa patungkol din sa Arabo, na ang Arabo ganito ganyan, puro masamaan nakikita, alam lang nila. Wala daw tubig sa Saudi, kaya daw yung nga, tipid daw sa tubig. Marami siyang sinasabing hindi totoo. Kaya sabi ko, pagdating ko dito, magbivideo nga ako na hindi totoo yung mga sinasabi nila. May kalsada nga dito, ang tubig nga dito, mas mura pa kaysa sa Pinas, di ba? Ang daming tubig dito eh. So, ang dami ng misconception na yun ang purpose din dito siguro na maayos natin inshallah kung ano yung mga maling pagkaunawa nila dahil ito yung the best na pasalubong sa totoo lang. Pag pauwi na kayo, sino ba dito pauwi na nakailang taon na, yun yung the best na pasalubong na madadala mo sa Pinas. Ano? Chocolate? Hindi, ginto. May mas ma-best pa dyan kaysa sa ginto. Ano, sibuyas? Hindi din. Ay, knowledge. Tulad ang sinabi nyo, kaalaman nga. Yung tamang kaalaman na patungkol sa Muslim, para pag uwi nyo, kung ano man sinasabi ang pamilya nyo, ay mga Muslim ganyan, sasabihin mo, hindi yung totoo. Galing ako doon, nakita ko iba-ibang layo mga Muslim doon, nagkakaisa sila, may Bangladesh, may Arabo, Bangladesh may tagalinis ng kalsada na isang Muslim. Pagdating sa sala, sa masjid, nakikita mo na lang, kasabi nga sa dasal, isang Arabong mayaman na nagpark lang ng Lamborghini sa labas.
dito ka lang makita ang reliyon na kahit walang ano, races, walang puti, walang itim, walang Arabo sa hindi, walang mababa, hindi edukado sa edukado, di ba? Pagdating sa sala, ni kahit pahari pa ang pumasok dyan, ang kayang mukha ilalagay sa sahig. May mas matindi pa bang pagkukumbaba sa ganun position? Di ba? So inshallah pupunta na tayo doon. So ano lang, parang para maunawaan nyo ano bang meron dito. So binang karapatan nyo din sa amin na ma-share namin sa inyo ito kung ano ba yung meaning ng Islam? Ano ba yung meaning ng Muslim? Di ba? Sino ba yung Muslim? Ito yung tinanong ko doon sa high school ako. Pagkasabing Muslim, anong pagkakaalam mo bukod na sa taga Mindanao? Sabi mga andyan sa tabi, titinda ng DVD sa sidewalk. Oh, hindi ka nagkakamali, Muslim nga yun. Pero hindi niya alam yung meaning talaga ng Muslim. So, pag tumingin siya ng paninda, hindi bumili at binugbog siya yung Abdullah, yun yung sabi niya, yun, tingnan mo yung mga Muslim, ganun na ugali. Kaya dito i-correct natin. So, punta tayo, ano ba meaning ng Islam? Ang Islam galing sa salitang Arabic, na pag tinignan mo sa dictionary, ang meaning niya is submission, surrender, pagsuko, pagpapakupkop, pagtatalima, pagtalima, pagpapakumbaba. Ayan, meaning ng Islam. Aslam, surrender. Kaya minsan marinig mo mga Arabo, na-aslam ko na sa'yo yung papel? Na-submit ko na ba sa'yo yung papel? Di ba? Submission. Ang salitang Islam ay galing sa meaning niya is surrender, submission. Submission saan? Saan submit? Submit yourself to the will of Allah. Submit, submission to the will of God. Sasabit mo yung sarili mo sa kagustuhan ng Diyos. So, sino naman yung mga Muslim? Yung mga pogi ba taga Mindanao? Sino ba yung mga Muslim? Ang Muslim ay kung sino man yung tao na sumuko siya, sinuko niya ang kanyang sarili sa Diyos, tinatawag siya na Muslim. Di ba? So, ano man lahi niya, mapa-German, Chinese, Italiano, ano man lahi niya, o Arabo, Bangladesh, Pilipino, pag siya ay sumabmit sa will of God, tinatawag siya na Muslim kasi sumuko siya. Okay? So, alam mo na ngayon ni Islam, submission, yan ang religion ng isang taong sumusuko at tawag sa kanya ay Muslim. Ibig sabihin ng Muslim ay yung taong sumusuko sa Islam. Ngayon punta tayo, ano yun? Ang Islam nabubuo siya sa limang haligi. Okay? Kung isang bahay, may limang haligi. Ha? Matumba ang isang haligi, pwede matumba ang buong bubong. Di kompleto ng haligi. So, ang Islam nabubuo sa limang haligi. Ano yung limang haligi? Una, ang pagsaksi na walang Diyos na dapat sambahin, maliban lang sa Allah, at si Muhammad ay huling sugo at propeta niya. Yan ang unang-unang haligi sa Islam. Unang-unang susi. Pangalawa, ay yung pagdarasal limang beses sa isang araw. Kaya ngayon, magtataka ka na, di ba? Bakit nagdadasal yung mga Muslim? Dasal kayo na dasal, akit na kayo ng langit, ano yan? Baka kayong mga, di ba? Baka, ano, masyado na kayong banal. Hindi, obligado po yun sa isang Muslim. Limang beses sa isang araw, kailangan yun sa kanya magdasal talaga. Kung obligado nga sa'yo kumain eh. Obligado hindi? Obligado ba kumain? Subukan mo hindi, di ba? Di ba kung ano mangyayari sa'yo kung hindi ka kumain, hindi mo pagbigyan yung katawan mo? So, may karapatan, di ba? So, yun nga, bilang isang Muslim, ito ang karapatan sa atin ng Islam na tayo ay magsala limang beses sa isang araw bilang ala. Marami din dahilan yan. Ang binabanggit lang natin dito is title. Di pa tayo pupunta sa details kasi kung gusto mong malaman yung details yan, bakit? Libro mag-i-explain yan. Di ba? Bakit nagsasala? Maraming dahilan. So, sa mga ibang basic na alam natin na ito ay utos nga ng Allah, obligado sa isang Muslim at bilang paalala sa kanya, sa between connection niya sa kanyang Panginoon, maalala niya ang kabilang buhay na siya ay makikipagkita sa kanyang Panginoon at tatanungin siya patungkol din sa mundo na to. Kaya ang sala ay maraming purpose din. At nagbabawas din, naglilinis ng ating mga kasalanan. Pangatlo, ano yung pangatlong haligi ng Islam? Pangatlo, mayaman lang may alam yun eh. Baka ito may alam niya. Yun. Zakat. Baka ito alam niya. Pormahan niya eh. Mukhang may pera. So, pangatlo ay yung pagbibigay ng zakat. Ang zakat ay obligadong tax sa isang Muslim na kapag siya ay, yung Muslim na may kaya o nakapag-ipon ng pera, hindi asawa o hindi ano, sibuyas. Nakapag-ipon ng pera, sa isang taon, yung ipon niya na yun, may ipon siyang 50,000 riyal. So, sa isang taon, pag umabot ng due date niya sa isang taon, ay kailangan niya magbawas lamang ng 2.5% at ibigay sa nangangailangan ng mga Muslim, mga mahihirap na Muslim. Kailangan niya sa isang Muslim. Tingnan mo. Kaya, magtataka kayo bakit dito yung mga mayaman nagbibigay, bakit may mga sponsor. Kasi, galing yun sa zakat nila. Kailangan lang magbigay sa mga mahihirap. Unlike sa atin, yung mayaman ay lalong yung mayaman.
Kasi walang batas na ganyan. Wala silang paki sa iyo, wala silang pakialam sa iyo. So ayan. Shahada, pagsaksi na walang Diyos dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay huling sugo. Salah, pangatlo ay zakat. Pang-apat, anong pang-apat? Nahaligi. Itong parating na buwan ng Ramadan. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So, pang-apat ay yung magfa-fasting ka, iiwas ka sa pagkain. Pagkain lang ba? Inumin, makipagtalik sa asawa, yosi, lahat. Tsaka hindi lang siya sa pagkain lang fasting. Fasting ka sa lahat ng kasamaan. So, pag mamarites, fasting ka din dyan, lahat. So, bumumura, yan. Pero pagdating sa gabi, paglubog ng araw, pwede nang kumain. Dati, akala din ng mga schoolmate ko, fasting, grabe, hindi kayo kumakain, tatlong 30 days talaga. Sabi ko, hindi, kumakain naman kami, pero sa gabi lang. Ibabaliktad mo lang. Hindi ka kakain pag bago sumikat ang araw, hanggang sa paglubog. Okay? At marami din reason yan, kung tatanungin nyo. Babalikan natin yung mamaya. Maraming reason din. Ang Ramadan, ang buwan kung saan ibinaba ng Quran. Sabi ng Allah, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Ang buwan ng Ramadan kung saan ibinaba dito ang Quran bilang gabay sa mga tao. So ang Quran ay gabay sa mga tao para malaman nila ang masama sa mabuti. Okay? So buwan ng Ramadan, pagpa-fasting. Panglima ay yung pagpunta sa Hajj, sa bahay, sa Kaaba, sa Mecca, kung saan yung tinayo yung propeta Abraham. Isang beses lang ito sa buong buhay kapag kaya ng financial, physical, pagpunta doon. Kahit sa, alam ko sa Biblia ng Kristiyano ay pinapapunta talaga sila doon, ang tawag pa nga Bakka. At isa yun na sa kanta din ni Prophet David ng pagbisita sa Bakka, kung hindi nakakamali. So, ayan, ang limang haligi ng Islam. After nito, limang haligi ng Islam, meron naman anim na haligi ng pananampalataya. Six basic pillars of faith. Kita yun, hindi ito narinig sa Pinas, o hindi ito narinig sa dati, di ba? So ito yung Islam. Hindi yung Islam na punta kang binugbog ka ng mga Muslim o parang gang, ano yun, ano. Hindi. Muslim sila siguro na kulang sa pag-aaral. Sila mismo hindi nag-aaral ng religion nila. Kaya proud lang sila na Muslim daw sila sa ID lang. Sa passport. No, yun, Muslim sila doon, pangalan, Abdullah, or religion, Islam. Pero sa sarili, hindi ginagawa. Diba? Kaya, ang Islam, kinukuha, sabi nga nila, kung gusto mong pag-aralan ng Islam, study Islam, Quran, not Muslim. Study Islam, not Muslim. Pag-aralan mo ang Islam, hindi yung Muslim. Kasi pag yung Muslim pinag-aralan mo, ay talagang wala kang makikitang ano, perfect. Kasi tao din siya. Yung Muslim, siya yung tao na sumusunod lang din sa Islam. Kaya may ano din siya pagkukulang. Tao din siya. Kaya ang tignan mo dito yung Islam. Yung hindi yung Muslim. Okay. So unang haligi ng pananampalataya, unang faith sa Islam, ay ang maniwala sa iisang Diyos. Iisa lamang na tagapaglikha, ang lumikha, ang gumukuha ng buhay, nagbibigay ng buhay, nagbabawi nito, nagbigay sa iyo lahat, ang nagbiyaya sa iyo, anak, trabaho, abroad, pamilya, mata, lahat. Siya yung may control ng lahat. So, iisang Diyos lamang. Walang rebulto, wala kang kikilalanin na anuman sasambahin maliban na sa Kanya. At ito yung pinakamalaking kasalanan sa mata ng Diyos. Sa lahat ng klaseng kasalanan, kung iisipin mo, mahirap ang Muslim, ayaw, hindi, bawal baboy, bawal alak. Bago mo isipin yung mga bawal na yun, may mas pinakabawal dyan. Ano yun? Yung pagsamba mo pa ng iba pang Diyos. Mamaya babalikan natin yun, inshallah. Pangalawa, paniniwala sa mga nilikha niyang anghel. Bilang Muslim, niniwala tayo sa mga angels na nilikha niya, mula sila sa liwanag na nilikha. Sila ay full submission sa will of God. May mga anghel dito na hindi natin, na, hindi kayo ah. Anghel na hindi natin nakikita sa paligid, na may mga kanya-kanya sa trabaho, may naglilista din ng mga ginagawa natin, kanya-kanya sa trabaho. At ang iba sa kanila, kilala natin tulad ng pinakilala ng Allah sa atin na si Anghel Gabriel, si Anghel Jibril, sinasabi, kanina topic namin doon sa sheikh namin, gano'ng kalaki yung pakpak niya, ilan yung pakpak niya, sinasabing 600 yung pakpak niya, Angel Jibril, na alam ko si Angel Jibril ngayon. At isa sa pakpak niya, isa sa 600 lang, isa sa pakpak lang niya na halos kayang takman ng buong mundo. Ganong kalaki. So, malalaki ang anghel. At hindi natin kayang isipin. Hindi kayang isipin din ng, o imagination ng isang tao. Paano? Ang laki naman. Hindi kaya katangang. Kasi tayo, Muslim, naniwala tayo sa ghaib, yung unseen. Hindi yung see is to believe. Mga katulad mga iba. Hindi, pag nakita ko, saka ako paniniwalaan. Okay, sabi nga ng estudyante sa teacher, eh sir, nakikita mo ba yung utak mo? Hindi. Ibig sabihin, wala kang utak. Hindi ka naniniwala may utak. Hindi mo nakikita yung utak mo eh. Saya, hindi totoo din yung see is to believe. Bakit? Tingnan mo, hamon mo sa kanila yung mga see is to believe. Pagdating sa desierto sa kalsada, di ba, mahabang diretsyong kalsada pag nasa desierto ka, makikita mo may tubig dun sa kalsada. Di ba? May tubig, hindi.
May makikita kang tubig minsan, di ba? Tubig ba yun? Totoo yun o hindi? Uhaw na uhaw ka ngayon, wala kang dalang tubig. Ngayon nakahabuli mo yung punta ka doon. Anong naabutan mo? Nga. Wala, walang tubig. Tapos sasabihin, cease to believe, may tubig o. Hindi. Di ba? Kaya bilang Muslim, niwala tayo sa unseen, yung mga hindi pa natin nakikitang creation ng Allah. So maniwala sa Allah, maniwala sa anghel, maniwala sa mga aklat, banal na kasulatan na ibinaba niya. Bilang Muslim, naniniwala din kami na binigyan ng Allah ng aklat yung mga naunang propeta, mga mensahero tulad si Moses, yung tinatawag na Torah, tulad si Jesus, yung tinatawag na Gospel, Injil sa tunay na lingwahe. Pero yung original nito, hindi yung nag-i-exist ngayon, yung na-translate na sa Latin, sa English, sa Spanish, hanggat sa nag-Ilocano, tapos may naging Bible pa. Di ba? Naging Bible. So bilang Muslim, naniwala kami, pero hindi ito, hindi yung sinasabing ito, yung original nito, yung talagang ipinahayag kay Jesus, na nasa lingwahe niya. Anong lingwahe niya, Jesus? Korean? Opa? Hindi. Inglesyero? Ang lingwahe niya, Aramaic. So dapat nasa Aramaic yung sulat. Nasaan na yung original? Nawala. Binawasan, dinagdagan ng mga Hudyo, yung mga taong sinaunang nakasama. Putuan si Pablo, isa na din siya, di ba? Nagsulat doon at ng mga kanyang mga estudyante. Tsaka isa pa, walang apelido. Sino si Matthew? Sino si John? Bakit walang apelido, pangalan lang? Kung ikaw, pangalan mo John. Tapos sa airport ka. Next flight mo na, tatawagin ka. Mr. John? 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 Sino John si John? Di ba? Walang apelido. So sino, hindi natin matiwala. Sino itong, bakit sila nagsulat? Nang walang permission niyo, hindi naman nila nakita si Jesus, yung iba sa kanila, di ba? So bilang Muslim, naniwala tayo sa aklat na ipinadala kay Moses, kay Jesus, pero sa original na kasulatan noon. So nawawala na ito, kaya nagpadala ang Allah ng the last. Kung meron siya sabing first testament, di ba? Kay first testament kay Moses, di ba? Tawag yung kay Jesus, New Testament, tinatawag nila? Old Testament, oh. Old Testament, New Testament, di ba? Tinatawag nila kay Jesus, New Testament. Meron Final Testament, Quran. Ito yung last revelation. So, after mawala si Jesus ng halos 500 years, may git, ay ipinadala ang huling propeta na si Prophet Muhammad, peace be upon him. Wala nang darating pagkatapos niya, at ibinigay sa kanya ang last na aklat, kasulatan na ang Quran. At ang Quran, ibinaba sa Arabic, kahit ngayon magbuklat ka ng mga translation, hindi mawawala ang original niya na ibinaba siyang Arabic. Okay? So, mamaya, babalik din tayo dyan bakit may Quran. So, maniwala sa Allah, sa isang Diyos, anghel, banal na kasulatan, at ang last dito ay ang Quran. Pang-apat, maniwala sa mga lahat ng propetang ipinadala niya. So, halos marami sila. Saya sabi mga 25 lang sila binanggit. Una dyan na propeta, si Adam, tatay natin. Sumunod na sina Idris, si Noah, si Abraham, si David, si Solomon. Si Abraham, alam natin dalawa yung asawa niya. Una, si Sarah muna kasi hindi siya magkaanak doon. So, ibinigay sa kanya itong isang alipin na galing sa Egypt, na which is inasawa niya, si Hagar. Na doon siya una nagkaroon ng anak, niya sino? Si Ismael. At after nagkaanak din siya doon, na iniwan niya dito sa desierto yung mag-ina, at yun yung naging Makka ngayon, yung imagine mo, dalawang mag-ina lang, at yun yung naging city ng Makka ngayon. Pagbalik niya kay Sarah, nagkaroon na din sila ng anak kay Sarah, at doon na naglabasan yung sunod-sunod na children of Israel. Kasi next, yung kay Sarah, galing naman doon si Isaac. Si Isaac, galing sa kanya si Jacob. Si Jacob, isa sa pangalan niya ay Israel. So si Israel, si Prophet Jacob na si Israel, may 12 siya na anak. 12. Isa doon si Joseph. Si Joseph the Dreamer, si Yusuf. Kaya yung 12 na yon, yung tinatawag na 12 tribes of Israel. 12 na tribo ng Israel. So tribo talaga ang Israel, hindi bansa. Uy, walang politiko to. Hindi porket Palestinian ako alam. So tribo lang talaga sila. At yun nga, tumira sila sa Palestine. Tapos inagaw nyo. Yun. So, yun. Yun ang story. Doon nagaling lahat ng propeta. Simula kay Jacob. Doon nagaling sina Moses, si David, si Solomon, si Zechariah, si John, si Yahya, si John the Baptist, na pinsan ni Jesus, si Zechariah, uncle ni Jesus, at si Jesus ang last na propeta na dumating doon sa children of Israel. Kasi may mga ugali ang Hudyo na pinagpapatay nila ang mga propeta yun. Sinong pumatay kay John the Baptist? Sinong pumatay kay Zechariah? Sila, pasaway sila eh. Kay Moses nga, di ba? Anong ginawa? Di ba, naging alipin sa Egypt? Tinulungan sila ng Allah, makalis doon. Di ba? Gamit si Moses. At anong ginawa nila? Umakit lang si Moses para kunin yung tablet. Hindi tablet ng tab touchscreen ha. Tablet ng gawa sa cemento.
bato. Umakit siya doon ng 40 nights, 40 days. Pagbaba niya, ano nakita niya? Ginawa ng mga Israelites. Gumawa ng, nagtipon-tipon ng ginto nila at gumawa ng revolto na baka sinamba nila. Sa sobrang galit ni Jesus, ni Moses, binato niya doon, sinasabi daw, binato niya doon yung, ano niya, tablet, yung bato, yung ano, hindi tablet skin. So, naging pasaway ang mga children of Israel na alam nilang isa lang ang Diyos at ito ang ginawa nila. At si Jesus pinadala sa kanila, hindi nila tinanggap. Hindi, para sa kanila, hindi pa daw dumarating ang totoong Messiah. Kasi si Jesus hindi na tinanggap na as a Messiah, Masih, Kristo, kung sa ano. At si Mary, isang maruming babae para sa kanila. Kasi nabuntis na walang ama. So hindi na tinatanggap. Kaya nireject nila. Kaya natatawa lang ako sa mga ibang Kristiyano na sipsip masyado sa Israel. Hindi na alam. Hindi nga naniwala sa Jesus nyo, tapos sipsip kayo, di ba? Mga tao nga naman. So, ayun. Namaniwala tayo sa lahat ng mga propeta. At saan galing si Prophet Muhammad? Kung si Jesus pala ang last dun sa kabila, kay Isaac. Dun sa kabilang kapatid, si Ismael. Doon galing si Prophet Muhammad, peace be upon him, at last na propetang ipinadala at wala nang darating pagkatapos niya. Walang sinasabing Joseph Smith, Manalo, Kibuloy, na. Siya na ang last na propeta at wala nang darating pagkatapos niya. So yan, okay? Maniwala sa isang Diyos, anghel, kayang aklat, maniwala sa propeta. Kaya si Jesus, kabilang siya sa haligi ng Islam. Hindi ka pwede maging Muslim, hindi ka pwede maging Muslim, hindi ako pwede maging Muslim pag hindi natin tinanggap, minahal, sinunod si Jesus bilang isang sugat propeta. Kasi kasama siya dun eh. Sa pang-apat na haligi ng pananampalataya. Pillars na paniwalaan mo, lahat sila ay propeta. Hindi ka pwede mag-reject sa kanila. Hindi mo paniwalaan si Jesus, hindi mo paniwalaan si Moses. Di ba? Kailangan kasama sila. Sila ay lahat messenger at propeta ng Allah na pinili sila. Anong dalangilang mensahe? Anong iisang dalangilang mensahe na pare-parehas? Isang mensahe lang, isang utos na dala nila para peras. Hindi, wala pa si Muhammad Rasulullah. Lahat ng propeta. Walang Diyos, maliban lang sa Allah. Yan ang dala nilang mensahe. Kaya pag andun ka sa panahon ni Moses, paano ka maging Muslim? Yun, la ilaha illallah, Musa, Rasulullah. Si Moses ay propeta ng Allah. Muslim ka sa panahon niya. Dumating si Jesus, sino ngayon yung sakop niya? Sorry, hindi niya sakop ang mga Pilipino-Amerikano. Bakit? Ano sabi niya sa Biblia? Ako ay sinugo lamang sa mga tupang naligaw, ang bayan, ang bahay ni Israel. So, binadala lang siya sa mga Israeli. Pati kami Palestinian, kapitbahay nila, hindi namin kasakop. Hindi kami sakop, kapitbahay na namin. Israeli lang ang sakop niya. So, ako ay pinadala sa mga tupang naligaw, ang bahay ni Israel. So, mismo yung mission ni Jesus ay may mga propeta na ang mission nila ay sa isang lugar lang. May propeta ipinadala sa isang pamilya. May isang propetang pinadala sa isang bayan lang. May isang propetang ipinadala sa isang syudad lang o ano, isang city lang. Tulad ni Jesus, ipinadala lang siya sa kanino? Pilipino o Amerikano kanino? O sa mga OPA? Sa mga Israeli lang. Kasi hindi tayo sakop. Hindi sakop pa mga Pilipino. So sino ang sumasakop sa atin? Ang huling propeta. Si Prophet Muhammad, sabi ng Allah sa Quran, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." At hindi ka na pinahayag o Muhammad bilang habag, awa sa buong alamin, sanlibutan. Lahat sakop yung propeta Muhammad. Pati mga engkanto, sakop niya. Sino pala yung mga engkanto? Engkanto is nilikha din sila ng Allah mula naman sa apoy. Kung anghel, galing sa liwanag. Engkanto, yung jinn, sinasabi. Baka narinig nyo sa Arabic. Meron ba dito? Yung jinn ay nilikha mula sa apoy. Tulad din na tayo, kumakain, natutulog, naglalaro, may kida-kida, may ano din. May mga loko-loko din. At may religyoso, at may... At sila yung gumagaya minsan sa kapatay, gusto nila tayo maloko na magpapakita ko na sa'yo na paniwalaan natin kaluluwa, hindi totoo. Ang kaluluwa ng tao pag namatay, sa isang lugar lang siya na walang karapatan gumalaw hanggang sa anong pag-uhom. So ito mga nagpapakita o sinasabi ano, ito ay mga jinn. So pinadala din siya kahit sa mga jinn. Alamin, sa lahat, sa tao at sa mga engkanto. Kaya sa panahon niya may mga engkanto din na nag-Muslim. Tayo naman tao, saan tayo nilikha? Sa unggoy? Sino niwala dito galing siya sa unggoy? Ikaw? Ikaw lang. Kaya huwag makamay damay. Niniwala ka galing sa unggoy, ikaw lang. Tanggap mo galing ka sa unggoy? Siya lang, no? So, tayo, tao, saan tayo ginawa? Pag namatay tayo, saan pupunta yung ano natin, natutuyo, na giging abo? Lupa. Ginawa tayo sa, mula sa lupa. Galing tayo sa lupa. Yung nga lang pinag-mix lahat ng lupa. Kaya huwag ka na magtaka, may maitim, may kuyang munggi, may maputi. So, go, ikaw kinuha ka sa Boracay, kami kinuha kami dun lang sa Red Sand. So, iba-iba tayo ng kulay. So, totoo yun, kinuha tayo. Galing tayo sa lupa, sa putik, at dun tayo nilikha. Okay? Malinaw? Haligi ng apat na limang, anim na haligi. Maniwala sa isang Diyos, ang Allah, anghel,
banal na kasulatan, ang huling aklat, ang Quran. Mga propeta? Five? Ano pang five? Maniwala sa? Sa five, maniwala sa Subo. Yun na nga yung pang-apat eh. Pang lima, maniwala sa araw ng? Paghuhukom. Paghuhukom. Bilang Muslim, naniniwala din kami na may end of the world. Hindi yung movie na 2012, walang kwenta. End of the world na tayo ay, ito ang mundo ay tatapusin din ng Allah. Magugunawin din ito balang araw. At tayo lilisan din dito. At tayo, darating tayo sa kabilang buhay na may tinatawag bang kabilang buhay. At sinasabi halos na sa 50,000 years ang araw doon, ang tagal doon. So, andito sa mundo, ilang years ka lang dito? 40, 50, 60, 70, 100? E doon ang haba pa eh. So, meron pa tayong lakbay na gagawin doon na which is matindi na. Kasi, ano, parang, kumbaga, horror eh. Sabi nga, yung bata, puputi ang buhok sa sobrang stress niya doon. May nakita ka ng bata dito, panuorin mo na horror, naging puti na yung buhok sa sobrang stress niya sa movie. May nabalitaan ka na. O buntis, nanood ng pelikulang horror na nanganak na hindi oras. Huwag ko lang, search ko lang kay Google. Pero sa araw ng pag-uho, mangyayari yun. Kahit yung sabing buntis na ano, mga nanganak na hindi oras. Ganong katindi ang magiging araw ng pag-uho. Harap tayo sa ating Panginoon. Tatanungin niya tayo ngayon. Ang ginawa mo sa mundo, ginawa mo sa buhay na binigay niya, biyaya na binigay niya, tatanungin na niya tayo ngayon. Kaya matinding tanong ay sinong sinamba mo? Ayun, patay tayo doon. Kasi wala nang balikan eh. Di ba? Kaya bago mo isipin yung mga ibang kasalanan, yun muna yung pinakamalaking kasalanan at babalikan natin. So, panglima, maniwala sa araw ng paghuhukom. Panganim, maniwala sa? May kasabihan minsan sila pinagtagpo pero hindi tinadhan. Maniwala sa tadhana, sa qadar. So bilang isang Muslim, niniwala kami sa tadhana na ito ay mabuti man o masama. Alam ng Allah lahat. Nakalista na. 50,000 years ago, bago pa lang nilikha ang mundo, nakalista na. Kailan kayo papanganak, pangalan mo, kaya man, ano ka, mahirap o pulubi o hampas lupa. Tawag doon, sino magulang mo, lahat nakalista na sa'yo. Budget mo sa mundo, pagkain mo, kailan ka mamamatay, saan, paano. Lahat nakalista na. Sino magiging, hindi jowa, haram yun eh. Sino magiging asawa mo, ilan, lahat yun nakalista. So, maniniwala tayo sa tadhana na alam ng Allah, walang dahon sa puno na nahuhulog na hindi niya alam. Dahon lang sa puno. Ilang dahon sa meron sa isang ano, sa buong mundo. Ganon ang knowledge ng Allah. Kaya lahat na nasa puso natin, alam niya lahat. Kahit yung langgam na nasa maitim na langgam na itim, nasa itim na bato, nasa loob ng kuweba na madilim at nasa gabi ng madilim. Pati yun, alam niya, nakikita niya, narinig niya. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Ibrahim Kazi.